once again. COT sa Mother Tongue Base Grade 1. Simulan natin sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Gawaran mo kami ng isang bukas na isip upang maipasok namin ang mga itinuro sa amin at maunawaan ang mga aralin na makakatulong sa amin sa pagtatagumpay sa araw na ito. Amen. Magandang araw mga bata. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, alamin muna natin ang mga bagay na dapat tandaan sa tuwing tayo ay may online class. Narito ang mga alituntunin sa online class. Una ay pumasok sa takdang oras. Pangalawa, humanap ng komportableng lugar para sa pag-aaral. Pangatlo, panatilihing nakabukas ang iyong mga video or camera. Pang-apat, panatilihing nakamute ang mga microphone kung nagpapaliwanag ang guro. At pang-lima, itaas ang kamay kung gustong magsalita. Handa na ba kayong makinig at matuto, mga bata? Tayo'y magbalik-aral. Okay, sagutan natin, panuto, iugnay ang mga larawan sa hanay A at sa kahulugan nito sa hanay B. Isulat sa kwaderno ang letra ng tamang sagot. Magaling mga bata! Ang paaralan ay nagsisilbing ating pangalawang tahanan. Bilang isang mag-aaral, paano naman ninyo maipapakita ang papahalaga dito? Basahin natin ang pag-uusap. Lee, sa iyo ba ang angklat na ito? Sa akin nga po, ang angklat na yan, ginanggamiyaw. Sorry po, nakalimutan ko po. Nagmamadali po kasi akong umuwi. Dahil tutulungan ko po ang aking ina. Kanino naman ang upuan na iyon? Sa akin po, ginanggamiyaw. Nakalimutan ko pong ipasok sa ating room. Ginamit po namin kanina iyon sa paglalaro. Mga minamahal kong mag-aaral, ugaliin ninyo na ingatan ng mga kagamitan dito sa paaralan. Maging ang inyong mga sariling gamit. Sa ganoon, mas mapapakinabangan pa natin ng matagal ang ating mga kagamitan at maiingatan para mapakinabangan pa ng ibang mag-aaral ang mga ito. Okay, mga bata, tungkol saan ang usapan? Magaling, ito ay tungkol sa kung paano papahalaga ng mga gamit sa paaralan at mga sarili nating gamit. Ano naman ang tagubilin ni ginanggamyaw sa kanyang mga mag-aaral? Yes, very good. Kailangan ingatan natin ang ating mga gamit upang mas matagal pa natin itong gamitin at mapapakinabangan pa ng iba. Ano-ano ang mga salitang may salungguhit? Alam nyo ba ang tawag sa mga ito? May mga salitang ginagamit na panghalili sa pagtuturo ng tao, hayop, pook, gawain at pangyayari. Ito ay tinatawag na panghalip pamatlig. Ang paksang aralin na ating tatalakayin ay panghalip pamatlig. Halina't sabay-sabay nating talakayin ang panghalip pamatlig na ito, iyan at iyon. Panghalip pamatlig na ito. Kailan natin ginagamit ang panghalip pamatlig na ito? Ito ay ginagamit kapag ang bagay na tinutukoy ay hawak ng nagsasalita. Halimbawa, ito ay lapis. Hawak ba ng nagsasalita ang lapis? Yes, hawak niya ito. Kaya ang ginamit niyang panghalili ay ito. Pangalawang halimbawa, ito ay aklat. Hawak ba niya ang aklat?
Yes, very good. Hawak niya, kaya ang ginamit niyang panghalili ay ito. Ngayon naman ay kumuha ng kahit anong bagay sa inyong tahanan at bumuo ng pangungusap gamit ang panghalip pamatig na ito. Very good! Magaling mga bata! Iyan! Kailan naman natin ginagamit ang panghalip pamatlig na iyan? Ang iyan ay ginagamit kapag ang bagay na tinutukoy ay malapit sa iyo o sa kausap mo. Tulad na lamang ng halimbawa, iyan ba ang pinamili mo? Ang bagay ba na tinutukoy ay malapit sa kausap o sa nagsasalita? Yes, very good. Kaya ang panghalip pamatlig na ginamit ay iyan. Isa pang halimbawa, iyan ang aming orasan. Ang bagay ba na tinutukoy ng bata ay malapit sa kanya? Yes, tama, malapit sa kanya. Kaya ang panghalip pamatlig na ginamit ay iyan. Okay, kayo naman. Gamitin nga ang panghalip pamatlig na iyan sa pangungusap. Good job, mga bata! Iyon, kailan naman natin ginagamit ang panghalip pamatlig na iyon? Iyon ay ginagamit kapag ang bagay na tinutukoy mo ay malayo sa iyo at sa kausap mo. Gaya ng halimbawa, iyon ay bahaghari. Ang bagay ba na tinutukoy nila ay malayo sa kanila? Yes, very good. Sa panghalimbawa, iyon ang aking alagang ibon. Ang bagay na tinutukoy nila ay malayo sa kanila. Kaya naman, ang ginamit nilang panghalip pamatlig ay iyon. Okay, kayo naman. Magbigay nga rin kayo ng mga halimbawa ng pangungusap na ginagamit ang panghalip pamatlig na iyon. Very good! At ang sinabi nyo ay tama! Ngayon naman ay subukan natin ang iyong kakayahan. Halina't gawin natin ang pagsasanay. Sabihin ng wastong pantukoy sa bawat pangusap. Number 1. Patlang ay mansanas. Tama! Ang sagot ay ito. Number 2. Patlang ay eroplano. Magaling! Ang sagot ay iyon, dahil nasa malayo ang kanyang tinutukoy. Number 3. Patlang ang alaga naming aso. Tama mga bata, ang sagot ay iyan, dahil ang tinutukoy ay malapit sa nagsasalita at sa kausap. Number 5. Patlang ay aking bisikleta. Tama, ang sagot ay iyan, dahil ang bagay na tinutukoy niya ay malapit sa kanila. Tandaan mga bata, ang panghalip pamatlig ay ginagamit sa panghalili sa pagtuturo ng tao, hayop, pook, gawain, at pangyayari. Ang ilan sa mga ito ay ito, iyan, at iyon. Ito ay ginagamit kapag ang bagay na tinutukoy ay hawak ng nagsasalita. Iyan ay ginagamit kapag ang bagay na tinutukoy ay malapit sa iyo o sa kausap mo.
At ang iyon ay ginagamit kapag ang bagay na tinutukoy ay malayo sa iyo at sa kausap mo. Pangwakas na gawain, sabihin ng wastong pantukoy at bumuo ng pangusap base sa larawan. Maraming salamat sa pakikinig, mga bata. Naway marami kayong natutunan sa ating aralin. At huwag kalimutang mag-subscribe. Ito nga pala si Teacher Geraldine na nagsasabing, mag-aral ng mabuti upang buhay ay bumuti. Paalam!